Bawat batikos ni Ninoy sa Malacañang ay nagpapasugat, nagpapadugo sa Administrasyong Marcos. Ano ba't lahat ng puna niya ay patungkol sa masamang sistema, masamang palakad, at masamang pamumuno. Si Ninoy ay waring naging tinig ng sambayanang unti-unting nawawala ng pag-asa, ngunit iimbagang nakikibaka. Ang dekadang 70 ay dekada rin ng protesta. Nagsanib ang batikos ni Ninoy sa sigaw ng mga demonstrador. Pumutok ang tinatawag na first quarter storm ng kilisang protesta. Habang dumadibundong sa syudad ang rally ng mga kabataan, manggagawa at iba pang mamamayan, sa kanayunan naman ay unti-unti nang nababalita ang pagkilos na isang bagong hukbo, ang New People's Army. Kung hindi magkakaroon ng pagbabago, wika ni Ninoy, ang sitwasyon ay mawawala na sa kontrol nating lahat. At ang unang-unang pagbabagong dapat mangyari ay ang pagsipa kay Marcos. Inaasahan ng madla ang pinakamainit na eleksyon pagkapit ng 1973 at ang pag-upo ni Ninoy bilang presidente. Hindi iyon nangyari. This special is brought to you by Miralco and PPS. Noong September 13, 1972, ibinulgar ni Ninoy Aquino sa Senado ang Operation Plan Sagittarius. Inihanda daw ito ng J3 Plans and Operations ng General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Wika ni Ninoy, ito ang kambungad sa deklarasyon ng martial law. Ayon sa Plan Sagittarius, ang Manila, Pasay, Quezon City, Caloocan, ang buong Bulacan at 12 bayan ng Rizal ay ipapailalim sa Philippine Constabulary at Metropolitan Command. Ang dahilan ay ang teroristang pambobomba sa Kamaynilaan na isinisisi sa NPA. Subalit sa 2 na huling suspect sa 19 na pambobomba, sundalo pa ang isa. Pinaliwanag ni Ninoy na hindi gawain ng NPA ang ganoong teroristang pambobomba. Ang strategiya at taktika ng NPA ay ang protracted people's war o matagalang digmaang gerilya sa kanayunan. Natural, itinanggi ng AFP ang Oplan Sagittarius. Itinanggi rin iyon ng Malacañang. Bunga lamang daw iyon ng mayamang imahinasyon ni Ninoy. Subalit, wala pang 2 linggo, ipinataw nga ni Presidente Marcos ang Proclamation No. 1081 sa buong Pilipinas. Martial Law. Gabi ng September 22, 1972, inaresto ng militar si Ninoy at iba pang oposisyonista. Arestado din ang maraming leader-aktivista. Kinabukasan, ipinahayag ni Marcos ang deklarasyon ng Martial Law. Ipinasara ni Marcos ang lahat ng mass media. Ang pinayagan lamang ay ang nasa ilalim ng kanyang control. Bawal ang rally, bawal ang pumuna sa gobyerno, pati mahabang buhok at maigsing damit, ipinagbawal. Idineklara ni Marcos ang martial law dahil iyon di umano ang tanging paraan upang iligtas ang lipunan sa sakmal ng komunismo at anarkiya at upang maitayo ang isang bagong kaayusan. Nung nag-declare si Marcos ng martial law, binigyan niya ng lisensya ang armed forces of the Philippines na magsagawa ng human rights violations talaga. Kinabayaan niya. Kaya't malakas ang loob talaga ng mga militar at saka ng mga constabulary no, ng pulis na sagawa yung torture at saka yung pagpaslang, ano, salvaging ng mga tinatawag nilang enemies of the state. Sa 100,000 bilanggo ng martial law, si Ninoy ang pinakapopular. Sa Campo Crame unang itinulong si Ninoy sa unang 6 na buwan. Pagkatapos, silang 2 ni Pepe Diokno ay palihim na inilipad sa Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija. Doon, silang 2 ay pinahirapan ng solitary confinement. The first 6 months, Ninoy and I were indulging in self-pity. You know? Parang awang-awa kami sa sarili namin at iniisip namin, bakit ba, ano bang kasamaan na nagawa natin na nagdadanas tayo ng kalungkutan ngayon at kahirapan.
But God knows best. And I feel that because He let us undergo those trials and sufferings, both Ninoy and I became better persons because of that. And we realized that we have been so blessed in comparison to so many of our countrymen. And so we should do more. Bigo ang martial law. Si Ninoy ay hindi sumuko, lalo pang tumibay ang kanyang paninindigan. Sa kabilang banda, ano ang ibinunga ng pagkakabilanggo ni Ninoy sa kanyang pamilya? Well, I tried to explain to them, the older ones, Balsy, Pinky, and Noynoy, I guess they could understand a little. I was telling them that Marcos wanted to be president for life, and that's why he instituted martial law. Sa 19th na anibersaryo ng kanilang kasal noong October 11, 1973, sumulat ng isang tula si Ninoy para kay Cory. Nakakulong siya noon sa Fort Bonifacio. Ang tula ay nilapatan ng musika ni Jose Marichan. I remember before meals, I prayed for the soul of Ninoy and I asked him for inspiration to guide me and to help me write a music that will be deserving of his beautiful poem. And as I was going through the lyrics, the music just flowed naturally. And before I could finish my dessert, the song was completed. I have fallen in love with the same woman three times. Spanning 19 years of tearful joys and joyful tears. I loved her first when she was young, enchanting and vibrant, eternally new. She was brilliant, fragrant and cool as a morning dew. I fell in love with her the second time, when first she bore her child in mine. Always by my side, the source of my strength, helping to turn the tide. But there were candles to burn, the world was my concern, while our home was her domain. And the people were mine, while the children were hers to maintain. So it was in those 18 years and I was detained, forced in prison to stay. Suddenly she's our sole support, source of comfort, our wellspring of hope. On her shoulders fell the burden of life. With the same woman the third time. Moving from the battle, her courage will never fade. Amid the hardships, she has remained undaunted and unafraid. She is calm and composed. She is God's lovely maid.
sa bilangguan, marami rin naisulat si Ninoy. Ibinuhos ang kanyang damdamin sa asawa, sa mga anak, kamag-anak at kaibigan. Siya'y nagpapasalamat, nagsusumbong, nagahabilin, humihingi ng paumanhin, nagmamahal. He didn't stand much for himself, but then when it came to others, he was really willing to give up everything. And he had told us many times that in this world, we should be happy that, you know, those who are blessed should be happy that they were born with the good things. And so that he wanted us to share with the less privileged.